Hello mga katambay, magandang araw sa inyo. Welcome sa Photoshop Tambayan Tutorial. So ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ginawa itong ating project na nasa canvas natin na pinamagatang How to Create Clipping Mask in Your Text or How to Put Image in Your Text. So huwag natin patagalin. Umpisa na natin and let's do it. Hello mga katambay, welcome sa ating Photoshop Tambayan Tutorial. So meron tayo ngayong isang photo rito, image, na kung di nyo alam, ito ay yung picture ng Statue of Liberty sa New York. Ito ay statue na bigay ng France para sa kanilang pakikipagkaibigan, no? Ito ay regalo ng France sa Amerika. So ang ating gagawin ngayon, meron tayong layer dito at maglalagay tayo ng text sa ibabaw niya para gumawa tayo ng ating clipping mask. Okay? So click natin itong ating type tool, horizontal, or the horizontal type tool. So dyan, mag-type tayo ng syempre New York. So, pili tayo ng font na babagay sa kanya. Piliin natin yung makapal. Click natin to down. So, pili tayo dito. Kaya mga katambay, kung ano yung type nyong gamitin na font, ay din yung gamitin. Yan, subukan natin to ha. So, i-easy muna natin yung kanyang margin. Then, punta tayo sa move tool. So, press nyo ang inyong shift key. Pagkalalakayan nyo na siya, itadrag nyo pa ganyan. So, gawin na lang natin na siguro mas maganda NY or NYC na lang, no? New York City. So, ganyan ang gawin natin. Para mas malaki yung font na makikita natin sa ating project. Ganyan. So, next na gagawin natin, itong ating text ay ilalagay natin sa middle nitong dalawang layer na to. So, lipat natin siya rito sa gitna. Yan. And itong picture, i-right click nyo, ito kayo sa clipping mask. Yun. So, yung picture natin, nasa likod na siya ni... Nasa likod na, no? Ng ating text. Or meron dyan isang tactic pa sa so, tagalitin yung ano, yung clipping mask niya. Asan na yun? Yun, release clipping mask. Kung gusto niyo naman, hawakan nyo ang inyong alt key or hold your alt key. Yan, ilagay nyo rito sa gitna yung inyong mouse. Pag nagbago, ibig sabihin magkiklip na siya. Click nyo na. Yan. So, ang gagawin natin ngayon, lagyan natin ng background color, solid color, ang ating picture. At ngayon gusto kong ilabas yung ano, no, yung kamay ni Statue of Liberty. So, may gagawin tayo, i-duplicate natin to, Control J in your keyboard. So, gagawin natin na kukuha tayo ng quick selection tool. Kunin natin itong quick selection tool natin. Isa-select lang natin itong kamay, no? Na gusto nating i-reveal. So, lapit natin.
Ganyan. So mga katambay, kapag ganyan, i-zoom in natin, ano? Holding your alt key. So pag di nyo nakikita ang bilog ang inyong tool, ibig sabihin naka-on yung caps lock nyo. So dapat naka-off yan. So hold yung alt key nyo para mag-negative. May pasok natin siya pag ganyan sa loob. So balik natin, masyadong malaki yung tolerance natin eh. Dita natin yung ating size, ating tool. Sa pabalik pag negative. Ayan. So kapag di nyo nakuha sa ating sa ating selection tool, pwede tayo gumamit ng yan, itong ating polygonal lasso tool. Gamitin natin, kunin lang natin itong kanyang braso. So ang pagkuha mga katambay, huwag kayong lalabas ng braso para pagka tapos ay walang matitirang sa gilid na sobra. So ito, kunin lang natin yung ano, yung kanyang para mailabas lang natin yung kanyang braso. Yan. Top curve. So ito ang statwa ng Liberty ng New York sa Amerika na pinagkaloob o niregalo ng France. At ang Amerika naman nagregalo naman sa France ng Eiffel Tower. No? Yun naman ang gift ng Amerika para sa kanilang friendship. So check nyo rin sa inyong sa ating Google, sa ating Wikipedia, makita nyo kung ano yung history, no, ng ating ginagawa na Statue of Liberty. So yan, malapit natin makuha yung braso ni ayan, siguro hanggang dito. So nakita nyo mga katambay, bumilog yung ating dulo ng ating mouse. Ibig sabihin, ayan yung endpoint. So create tayo ng clipping mask. So pag nakita na, i-zoom out natin, control 0. Ayan, nasa labas na ang kamay niya. So ganyan mga katambay. So pwede rin i-adjust yan, no, yung picture natin. Kaso yung picture tsaka yung kamay, kailangan na pag in-adjust nyo, hold nyo itong taas, itong layer 1, tsaka itong isang layer, itong layer ng kamay, at tsaka itong layer 1, shift nyo, tsaka nyo i-adjust para sabay sila, gagalaw. Kanya mga katambay. So yan ang pag-create ng clipping mask with overlap na New York City. So pwede rin yung palitan yung background kung gusto nyo, or pwede nyo rin palitan yung inyong text. Double click nyo lang to, type kayo New York. Kaya lang masyadong maliit pag New York, ano? Yung background natin pwede rin palitan ng ibang kulay kung gusto nyo. Ganyan. Tapos kung gusto nyo namang i-blend yung ating mga layer in one time, no? Tawag doon sa one time na yun ay yung hindi na pa isa-isa, no? Isang group na lang siya. Gagawin nyo, hold your shift key, no? Itong dalawang to, ito lang itong dalawa, then control G in your keyboard, i-group natin siya. Naiwan pa pala itong isa. Tagay natin sa loob.
Yan. So ngayon, pwede natin siyang i-blend mode o i-blend, i-blending natin in one time. Lagyan natin ang drop shadow. So nakikita nyo, lahat sila nagkakaroon ng effect, no? In one time. Gawin natin ng stroke. Lagyan natin ng bevel and emboss. Yan, kung nakikita nyo, umumbok siya. Lagyan natin ng outer bevel. Siguro yung stroke natin, gawin natin white. So nasa inyo yan, mga katambay, kung ano yung gusto nyong maging blending ng inyong project. Sample lang naman to, tsaka pwede nyo sabayan at gawin nyo kung ano yung gusto nyong maging sa inyong project na gagawin. So yung background natin, parang gusto kong palitan ng ibang ibang background, ano? Pwede nyong mag-add kayo ng layer, lagyan nyo sa ilalim, syempre doon sa background. I-hide nyo itong ilalim na background natin. So dito pwede tayong gumawa ng gradient color. Yan. So yung gradient natin, pwede nating i-adjust din. Gawin nating radial. Reverse. Adjust natin yung scale. Yun. Ganyan, mga katambay. So ngayon, pwede mo naman lagyan ng background din ng New York City sa likod kung gusto nyo. So pwede kayo pumunta sa Google. Hanap tayo ng background ng New York. Kumbawa, ito marami dito mga nakita kong background din New York. Kumbawa ito, no? Click natin. Tignan natin yung kanyang resolution. Malaki, maganda, pwede. Pwedeng gamitin. Pero parang hindi naman New York yan, wala yung Liberty. Siguro gamitin natin itong... So marami tayong makukuha mga magandang pwedeng gamitin view or pang background sa ating project. So right click, copy, punta kasi yung Photoshop, and Control V. Ayan na siya. So ngayon, ang gagawin mo, drag mo siya sa ilalim. Diyan, no? Bawasan mo lang yung opacity para hindi masyadong... Ayan. So, tanggalin natin itong ating gradient. So, tago natin itong watermark niya. Tago ang watermark. Ganyan. Yan. So kung gusto natin baguhin yung kulay pa rin, click nyo itong ibabaw para pagka nag-click tayo dito sa ating color lookup, yan, sa taas pupunta yung effect niya. Ibig sabihin buong project natin magkakaroon ng effect. So punta tayo sa crisp warm. Dito pwede nyo nang i-arrow down para makapili kayo kung ano yung gusto nyong mangyari sa inyong project. Yan. So ito tinatawag mga katambay na clipping mask with overlap. No? Napakadaling gawin lang sa Photoshop. Kaya subukan nyo rin at pakita nyo sa akin yung inyong gawa. Okay? So ito mukhang maganda to, no? Mas lagyan natin ng kung gusto nyo liitan naman yung inyong buong project, yung gagawin nyo, click nyo itong inyong group, hold nyo yung shift key, nandito, drag nyo lang. Huwag nyo na palang hold ang inyong shift kasi nag-iiba yung, ano, yung formation niya. Kasi ito ang kabaliktaran sa CC, Photoshop CC 2020, na hindi mo na pala i-hold ang iyong shift key dahil
yun ang kabaliktaran niya sa mga lumang version. Yan. So, ayun po mga katambay. Pwede nyo lagyan dito, New York City, sa ilalim. Mag-create tayo ng dito, New York City. New York City. Yan. So, pwede nyo palitan yung font. Kung gusto nyo, gawin yung kung anong font ang gusto nyo gamitin mga katambay. Siguro para sa akin, Arial na lang. Is capital lahat. Tapos gawin natin black ang color nya. So, effects, color overlay, and black. Then okay. Tapos gawin nating bold, no? Yung makapal. Bold yan. Yun, bold. Tapos hindi pa ako satisfied. Gusto ko siyang palitin, no? Ito, kailangan mag-hold naman tayo sa shift key natin. Palitin, 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 palitin. Ganyan. Tapos, meron tayong gagawin na magkaroon na siya ng spacing. Punta kayo sa inyong character. Meron dyan ito, spacing. Piliin nyo dyan kung ano gusto nyo, kung gaano kalayo. Ganyan. 25, 200. Just type nyo na lang yung 500. Ganyan. New York. Nawala yung K, ha? New York City. Okay, lagyan natin ng K, mga katambay. Yun. New York City. So, yung New York City natin, para mapansin, lagyan natin ng blending option. Pwede natin lagyan ng stroke na white. Tapos drop shadow. So laruin nyo na yung drop shadow nyo kung gaano gusto nyo kakapal, kalayo. Ganyan. Stroke nyo, pwede nyo litan, kapalan. Ganyan. Suggest nyo na lang itong New York nyo. Ganyan. Ganyan. So, parang di nababasa, no? Kung tanggalin natin effects, white, ayan, mas okay yan, no? White and siguro ganyan kaliit, mas magandang ganyan, ano? Tapos yung layo niya adjust natin. Imbis na 500, gawin natin 600. Gawin natin 800. Yan, okay na yan. So, yan mga katambay. Sagyan mo na lang ng iba pang mga effects na gusto mong makita sa iyong project. So, yun lamang pa mga katambay. Sana meron kayo natutunan. Hanggang sa muli, huwag kalimutan na mag-subscribe. I-like and share ang ating video. At mag-subscribe kung hindi pa subscriber. I-click ang notification bell para na-notify kayo sa ating mga bagong video ina-upload. Yun lamang po. Salamat at bye-bye!